Morning. Kamusta kayo? Nagigising pa ba sa inyo? Dapat one lane lang sila. Ganda ng Rojas Boulevard, oh. Tingnan nyo, mga kababayan. Simpleng ilaw lang. Parang katulad sa kartilya na kinabit natin. Ayan. Buti naman, sumusunod yung mga truck. Hindi na sila nag-uuna kahit madaling araw. Ayan. Tama yan. One lane lang. Ito yung Rojas Boulevard ng mga kabayan. Kamusta kayo? Kanina. Hindi ho tayo nag-online. Nag-check tayo ng mga kalye kung pinatutupad ba yung curfew sa mga bata. At saka yung 55-55 yung bawal uminom sa kalye. So far, so good. Congratulations mga barangay chairman na mga kagawad tanod na pinatutupad nyo na pangalagaan yung mga minor de edad sa this oras ng gabi. Maganda so far. Inihikayat ko kayo na sana hindi tayo ningas kugon, dapat tuloy-tuloy. Update ko lang kayo, mga kababayan. Katatapos lang ng exit conference or audit ng DILG. Mukha namang masaya sila sa effort nating lahat na ibalik ang kalye sa taong bayan, alisin ang mga obstruction. We'll see kung anong lalabas sa report. But nakangiti naman sila nung umalis sa City Hall nung Biyernes yung mga representative ng iba't ibang sektor at siyempre ng DILG. Nawala yung mga ano rito, no? Basura, no, Pichi? Huh? Pati yung mga bata, nawala. Ayan, dati may nagsosolving dyan eh. Ayan. O yan, nawala. Oh. Sayang. Ayan, nalagpasan. Di ba? Ay, nako. Ang maiwag, ang makasaysayang Luneta. Ayan. Ayan naman, Luneta naman yan. Nakikita niyo, mga kababayan. Si Jose Rizal, ang pambansang bayani. So marami pang gising, oh. Ba? Gaabang kayo ng ano, ng aksyon. Ala, boring ho ngayon, which is good. Which is good for the people of Manila. Panatag ang ano, ang mga kalsada. Tingnan nyo, nawala yung mga nakaparadang truck dito. Dati marami dyan sa kanan.
dati. Ano? Eh, talagang ano? Eh, inalis ko na nga siguro naman. Bagay lang na makinig sila. Inalis ko ang towing sa Maynila para wala namang abuso na taga-gobyerno ng Maynila. Pero may mga truckers na bumabalandra sa kalye. Eh, siguro naman eh kayo naman na magkusa na sumunod. May nakatingin na wala. Kasi pag nawala yun towing, baka naman magsiga-sigaan naman kayo sa kalye. Eh, di bali. Basta pag iniwan nyo truck nyo sa kalye, obstruction ho yun. Eh, ang obstruction, no? Pwede minamaso, pwede minamartilyo, at pwede rin inaacetylene. Ayun, buti naman. Oh, thank you very much, ha. City Engineering, City Engineer Andres, City Electrician Randy, at DPWH. Oh, ayan. Papakita ko sa inyo. Ang liwanag ng Delpan Bridge. Ayan po, tingnan po ninyo. Nakikita nyo, mga kababayan? Ayan. Liwanag ng Delpan Bridge. Ayan. Kasi kailan lang ang dilim-dilim po rito. Nangka ka dyan, tana, sa ilalim, ha? Titingnan natin. May susupresahin tayo. Baka na-relax na sila, eh. Titingnan natin kung doon sa ano, sa sinabi ko kanina, hindi ko naman masabi sa inyo, naka-live na tayo. Eh, malalaman nila. Linis, oh. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo, dati yan. Ang dumi-dumi ho niyan. Naku, Diyos ko. Ayan, oh. Oo. Pati mga truck, nawala. Ayan, oh. Oh, very good. Laki, laki ng ano, yun na lang. May mga pailan-ilan pang ano doon sa park. Tambak-tambak. Iyan mo yan, ha, Pichi. Sulat mo. Yung may konti pang basura doon sa ano. Ba? Maluwag, ha. Oh, sige, tingnan natin doon banda. Tingnan natin. Laki na niluwag, oh. Ayan, oh. Umaliwalas, oh. Tingnan niyo, mga kababayan. Ayan, pati sa Wakalitan, oh. Tingnan mo. Umaliwalas, oh. Pinakas yung mga ano dyan, eh. Oo. Oo. Naku, swerte na may mga bahay. Ayan, oh. Umaliwalas, oh. Ayun lang, may basura. Ah, hindi, naka ano naman. Nakatumpok, hindi nakalat-kalat. Oh, ayan, malalaman na natin. Ito, mga kababayan, titingnan natin. Diretso mo, tan. Oh, ayan. Tingnan natin, mga kababayan, kung makakadaan tayo sa rekto. Kung itong mga magugulay, magugulay, saka magkakarning pinapayagan natin sa gabi. Oh, pero dito lang sa Asunsyon. Ayun, hinahakot ang basura. Very good. Good job. Ayan, oh. Tatlong truck. Oo, tatlong truck. Very good. Apat. Ayan, apat. Nice one. Oo. At saka nakakadaan tayo. Yun na yung jeep, oh. Tama mo, may biyahe na ng jeep, oh. Pichi. Ayan, okay, dalawa. Dalawa. O, di, hindi na nahihirapan yung mga mananakay. Oh, ito po yung gulayan. Ayan, nakita nyo. At least, hindi na sabog-sabog yung basura. Nakasako na. Ayan, oh. Tumpok-tumpok na siya ngayon. Oh. Oh, tama-tama, mamaya. Eh, nakakatawa. O, oh, yan, nakakadano tayo ng rekto. Oh. Yan. Mamaya ho yan, mga alas 5, ubos na po yan. O,
Oo. Wala na yan. Ba, pati Santo Cristo ah. Hmm. Ang luwag ho. Totoo ba yan? Buti naman. Tama yan. Tingnan ninyo. Kaya kahit mag-emergency, o di kahit papaano, may madadaanan ng tao. Ayan yung jeep po, nakakabiyahe. Hindi na nahirapan yung mga senior citizen na nakakating trip sila. Diba? Buti naman, nasunod sila sa gilid. Sa late-gilid gilang, bandang Wakali, bandang Nangka. Yung gitna, pang sasakyan. Ayan po yung mga tinutulungan natin sa galing sa Northern Luzon. Saka Benguet. Yan, mga magugulay. Yan naman ang tulong ng siyudad ng Maynila. Ayan, Calamansi. Kasi po ang rekto po sa kasaysayan namin, itong portion ng Asunción rekto, ano yan? Radish. Sa kasaysayan po ng Maynila, ito pong rekto Asunción hanggang rekto Juan Luna, ito po talaga ay bagsakan ng gulay. Ito naman, kahit papano, pinagpapasalamat ko sa mga nagtitinda ng gulay. Basta sa gabi hanggang alas 4 ng umaga, dapat tiklop na sila. Pero hindi ko mapinayagan natin sila, sasakupin na nila ng buo, ang buong kalye. Ang gusto natin, may nadadaanan. Luwag, Carmen Planas yun, yun yung prutasan. Yan. Nakakatuwa mga kababayan. Ako, Diyos ko, yan ang mga magugulay. Marami ho dyan, mga taga-Tondo, taga-Maynila. Yung mga nagtitinda na ho yan, hindi ho sila taga Nueva Ecija, naka Nueva Vizcaya, Benguet, hindi ho. Konti lang ho taga ibang lungsod. Lahat ho man ang nagtitinda dyan, puro taga Maynila. Yung produkto galing sa Northern Luzon at saka Southern Luzon. May asparas Bicol, Batangas, kasi may mga prutasan din ho dito. Yan ho talaga sa gabi, yan. Murang gulay dito sa Divisoria. Dito kasi ang pakyawan. Ngayon malalaman natin, tingnan natin kung sumusunod sila. Malapit na po tayo sa Juan Luna. Tingnan natin kung sila ba ay lumagpas. Di ba? Ayan po, pa Juan Luna na tayo. Ano lang naman uyan, pakisamahan eh. Ayan, nagliligpit na po. Ayan, nagliligpit na. Kasi sabi ko hanggang alas 4 lang. Para alas 5, magpa-flashing. Pa-flashing ng kali. Ay, nagliligpit na sila. Kita po ninyo mga kababayan. Kung tayo nagkakaunawaan, nakapaghahanap buhay po kayo, magagamit ng pangkalahatan yung kalye sa tamang oras. Ayan, nagliligpit na. Ito po, Juan Luna. Tama. Ayan po yung Baclaran Divisoria. Nakakadaan. Ayan. Di ho ba? Ito po, wala na silang tinda. Ayan, pasinin nyo mga kababayan. At least sumusunod sila. Ayan. Kaya dapat yan, araw-araw, ganito po ang rekto. Ayan. Itong Soler. Ito, Nangka. Ayan. Buti naman. Wow! This is miracle. Sa mga... Alam nyo mga kababayan, yung mga hindi taga Maynila o mga taga Maynila pero hindi kabisado itong Divisoria, ito po milagro. Ayan po, hindi po dahil sa gabi o madaling araw, yan yung mga biyahero sa kaliwat kanan, may nagwawalis. Di ba?
Nakakatawa naman. Oo. Sa mga vendor, oh, maraming salamat sa inyo. Kita po ninyo. Hindi ho ba kapag nagkakaunawaan, tapos pag may batas na sinusunod, ay nagwawalis na naman, oh. Oh, tingnan mo, mga kababayan. Ayan, oh. Oh. Hindi ho ba mas maganda? Oh, nakapaghanap buhay kayo, panatag kayo. Oh, less po. Ayan, less po. Oh. Gising. Good job. Hindi ho ba mga kababayan, kayo mga manunood, kayo mismo nakaka-witness, peligro de ora, o alanganing oras, o mukhang walang gobyerno, o, pero nakita po ninyo, kapag nagkakaisa po ang gobyerno at tao, o, nagkakaanuhan ng sama ng loob, nagkakahingahan, o tapos nagkakapaliwanagan, o pagkatapos magkapaliwanagan, nagkaisa, o kita po ninyo, o nakadaan po kami. O kami aberya, makakadaan. O tas may hanap buhay ang mga tao. Nakatulong pa tayo sa mga farmers. O, linis ah. Totoo ba ito nakikita ko? Ayan o, tingnan nyo mga kabayan. Ewan ko kung nakita. Ayan, linis oh. O, tingnan. Pinabibili ba ako ni Kenneth Amorawa? Tsaka ng mga barangay. Sa mga barangay chairman na nakikiisa sa pagsasaayos. Maraming salamat sa inyo. O kayo namang mga nakatira sa barangay. Pag nakita nyo yung barangay chairman nyo, talagang nagsasakripisyo. Padala nyo ng tubig. Bigyan nyo ng merienda, mamon, o puto. O, yung mga barangay kagawad. Diba? Yung ano man lang, pakita natin sa kanila na yung pagmamalasakit ng barangay official sa kanyang pamayanan, eh, pinagmamalasakitan din natin sila. At tingin ko po, kahit luma ho itong Maynila, basta malinis lang, masaya na po ako. Nagagamit ng pangkalahatan yung mga kalye. Okay na po yun. Saka natin asamin yung pagpapaganda. Ngayon, kaayusan muna at kalinisan. O, yun na muna ang pagtunan natin ng pansin. Eh, walang gastos yun. Wala yun. Tiway-tiway lang yung kaayusan, yung kalinisan. Linis, oh. O, ito po, malapit na po tayo doon sa... Malapit ko ng surprise sa inyo. Sisilipin ko lang. Indepel. Kasi hindi ko po masilip ng araw, eh. Eto, gusto ko makita kung anong development. Kasi nung isang gabi galing ako dito. May awa ang Diyos. We will bring back the Paris of the East. Titingnan natin. Go. Ba, may lace po sa kanto. Tingnan nyo. May lace po. Oh. Very good. Ito. May ginagawa. Walang tigil. Oh. May ilaw na. May non-stop. Nandito po tayo sa Jones Bridge. Tingnan natin. Left and right na. Siya, baba muna ako dito. Doon sa may ilaw konti. Ayan po, may nakaharang. Magtataka kayo. Ba't may harang ang Jones Bridge ngayon? Yung gilid. Stop. Ito ang surprise ko sa inyo, mga kababayan. Mga siguro, bigyan nyo pa ako ng mga 2 linggo. Ipakikita natin sa mga kabataan ano ang Maynila nung araw. Bakit siya tinawag na Paris of the East. May utaw?
Maalog ko. Maalog, no? Kaya hindi pwede overloaded talaga. Maraming doon sa baba na yun, maraming sasakit. Wow. Makukulit kayo, no? Kaya nyo, maakyat pa. Isa, sidecar, tricycle, maakyat, kahit na may haram. Oh. Ilang na araw nyo. Maataan. Lagay natin yung disiplina kahit wala tayo kakaroon ng disiplina kasi marami kayo madidisgrasya madidisgrasya na kayo makakadisgrasya na kayo. Mga les po, boss. Ganda na ano na yung ano yung mga pundasyon sipag din ng mga lespo nagising sila ito yung mga nirereklamo ng netizen. Teka, ayan o mga kababayan, yan o yung sa immigration, o yan o yan, tapos tinatawiran ng mga sidecar.
ng motor. Ayan, yan yung portion na yan. Bilang na araw nyo. Kasi hindi ko nahihintay may mamatay bago ko aksyonan yan. Kasi nung nireport ng mga netizen sa mga post ng Facebook ng netizen, nakita ko, isinave ko yung picture ninyo. Itinabi ko, pinakita ko kay Engineer Andres. Ngayon, nagplanning kami, kung maalala ninyo, about isang linggo na rin, isang linggo na nakakaraan. Tan dito ka sa Avenida, sa top. Natitingnan tayo kung may mga solving boy pa ron. Ganda talaga ng kartilya. Laki talaga ng anatan. Nakakatawa. Buhay na buhay si Andres Bonifacio. Yun, nung nakita ko yung sininyo sa akin post, nga pala, ito po yung lagos nila doon sa isang netizen na nag-request na kung pwede asfaltuhin. Na asfalto na po. Yan. Nabawasan na ho, ayan, pasamantala. Pero ano lang ho yan, konti lang ho yung inasfalto natin. Sira lang na portion muna dahil i-redevelop po natin itong buong Lagos Nilad. Sayang naman yung pera. Total, ayusin naman. Pagdating ng takdang oras. Going back doon sa pinorward ng netizen, doon sa may kanto ng pagbaba ng post ng Jones Bridge sa may kaliwa post office sa kanan immigration, yung nagki-crisscross. Gumawa na po kami ng plano ni Engineer Andres. Ang ganda po ng disenyo. Una, para sa kaligtasan ng lahat. Gabi, madaling araw. Hindi na kailangan bantayan kasi talagang wala na makakagawang pambalasubas ng kalsada, mga mandaraya, mapaglamang. Hindi na magagawa yan. Yung katamarang umikot, gusto puro shortcut. Wakali mo nga. Ang ganda. Malinis pa rin. Sige, wakali mo dyan. Malinis pa rin. May papakita ako sa inyo. Nangka dyan, Tan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung isa sa mga plaza natin na ginawa. Ayan. Malinis. Nakaayos sa mga sidecar. Ayan, ganda. Linis, Ayan. Ayun. So, yun. Baka matapos ho yun yung gagawin natin sa Jones Bridge at sa island ng Jones Bridge at sa put bridge ng Jones Bridge. Para na rin sa kaligtasan ng lahat. Yung mga pasakit na nagbabaka sakaling makatipid ng konting oras, inilalagay sa alanganin ng kanilang kaligtasan. Tsaka yung mga ibang walang kamalay-malay, baka maka-aksidente pa sila. Tan, may che-check ako dyan. Sige, ikot mo dyan. Madilim yung portion na yan. Dyan sa Wakali. Paikot, pabalik. Tan. Nawala yung mga harang. Ito po, alam nyo kung ano yung tinuturo ko. Ayan, Paco Park. Yan natin. Nilinis nung chairman yan. Araw-araw naglilinis yung chairman yan. Nag-ano pa siya. Nagtatanim pa siya ng mga halaman. Ayan. Tingnan natin. Sige. Ayan,
Alam ko, naglagay pa siya ng CCTV dyan eh. Ayan o, yung nilinis niya. Ayan, may mga nakasako. Ayan yung mga debris. Ayan, dapat mapahakot na natin yan. Ayan, nakalagay. Bawal umihi sa pader. Ang galing ni Chairman Sia. Oh, kasi ginagawa ho. Ayan o. Yung mga nilinis niyo, tingnan mo. Oh, dami o. Ayan po, tingnan nyo mga kababayan. Yan ang nilinis ng barangay chairman doon. Dito sa lugar. Ayan, naglagay na siya ng halamanan. Oo, oh, yun o, kakatawa. Ikot mo tan. May mga halaman na siya. Oh. Nagtatanim siya. Ayan, nawala yung tracking dito. Dati ho, kung kayo pamilyar dito, puro truck ho ito, nakaparada. Iniiwan nila. Oh, walang ulo. O, tingnan mo nga yan, bright mo. O, oh, ba't nandiyan dyan yan? Tingnan mo nga. Ha? Sitay mo nga. Bati mo. Ba't nandiyan dyan? O, bante ka mo. Baka nasiraan. Brad, oh, huwag ka dyan. Aha. Huwag kayo dyan. Oh. Oh, tabi ka sa iba. Baka mapagkamal lang ka dyan. Inaantok daw siya. Eh, hawak-hawak yung cellphone. Sa lahat naman ang inaantok. Oh, ang linis. Oh. Oh, kay Chairman Sia yan eh. Oh. Hawakali. Yan yung nakita ko si chairman, mga kababayan. Chairman. Nagtatanim siya. Siya mismo at makasama mga kagawad niya, pati tanod niya. Luminis oh, sa Marcelino. Ay nako. Tingnan niyo mga kababayan. Tingnan niyo pag nagkakaisa talaga. Basta tumulong ang taong bayan. Magtatagumpay ang pamahalaan. Kaya ako talaga kailangan na magtulong-tulong po tayo. Basta ako ang isusukli ko sa pakikiisa ninyo. Ang isusukli ko sa pakikipagtulungan ninyo. Hindi po ako titigil. Hindi po ako mapapagod. Maari physically pagod ako. Siyempre, tao lang. Minsan, siyempre. Pero hindi ho para tumigil ako. Hanggat kayo'y nalulugod sa ginagawa sa Maynila, hanggat kayo'y natutuwa, hanggat kayo'y nakikiisa, hanggat kayo'y tumutulong, yung pagtulong nyo, lalo kaming gaganahan. Talagang lalo kami magsisikap. Tingnan po ninyo. Nakawala na, wala na ho lahat mga balabalandra. Dati mga truck ko dito kaliwat kanan. Maraming salamat sa inyo. Sana magtuloy-tuloy na po pakikiisa natin sa pagsasaayos. Bubuhangin na yung mata ko. So yun po mga kababayan. Chinek ko lang yung Jones Bridge na may ganap. Sana magustuhan ninyo yung maliit naming konsepto on how to bring back the era where Manila is the Paris of the East. Yan po ang surprise namin sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Konti na lang. Sa makasaysayang Jones Bridge. Tapos nakita natin yung recto sa gabi, ngayong alanganing oras. Maraming salamat sa mga vendor ng gulay at karne, prutas. Kung kayo kita nyo kapag kayo nakikipagkaisa, ang luwag, nakakadaan, malinis, may basura,
Pero hindi na dati katulad nung araw na sinasabog ninyo kung saan nyo gusto. Iiwan ninyo kung saan nyo gusto. Tama yun, ilagay nyo sa sisidlan. Ilagay nyo doon sa tumpukan para darating yung truck namin. Nakita nyo mga kababayan. Hindi naman kaila sa inyo. Apat na truck yung nakita nyo kanina, nakatambay. O kasi dapat alas 5, start na ng paglilinis. O para pagdating ng bukan liwayway, o taong bayan naman ang gagamit, pangkalahatan. Sasakay ng jeep, papasok ng eskwela, papasok ng trabaho, walang cutting trip. O, hindi katulad nung araw, edeb ang bayad mo sa jeep, posa mang biyahe. O, hindi na po talaga. Puproteksyonan namin ng interest ng lahat at ng higit na kakarami. Kundi kami magtagumpay para sa lahat, pero pipilitin namin ay mga gagawin natin na pulisiya at programa ay kapaki-pakinabang sa higit na nakakarami. Walang mayaman, walang mahirap, walang middle class, lahat po pantay-pantay. Yan naman po balik namin sa inyo sa pagtitiwala ninyo sa amin. Ito, maliwalas din. Ito po, San Andres. Umaliwalas . Nakita mo sa nangka sa kasawakali na yan? Diba dati? Punong-puno ng obstruction yan . Ang linis . Ito yung yung si chairman Obet Tan. Okay, Obet Tan to. Araw-araw din ko nakikita. Dinurog niya . Nagkusa . Mabuti pa ibang chairman. Ibang chairman kasi mataba utak . Ito, kita mo. Ibang chairman talaga Bagay, marami naman chairman talaga sa Maynila matitino. May ilan lang na talagang nalulungkot tayo . Mataba ang utak . Hindi. Basta yung mga ilang mga makukulit na chairman na yan, kakastiguhin natin. Hindi naman po pwede yung pariwara sila. Panahon na ng pagsasaayos nga. Wala tayong choice, mga kababayan. Lahat ng ginagawa natin ngayon na sakripisyo, sakripisyo mang masasabi, gawin na natin. Bakit? Para na sa ganoon yung mga anak natin meron makamit na Maynilang maayos, malinis, payapa, panatag. Yan lang ang ibibigay natin sa mga anak natin. Tayo, kunting sakripisyo. Sa panahon natin nangyari ang pagbabago, yung epektong maganda ng pagbabago ay sa panahon naman ng mga anak natin nila matamasa. Yun na lang ang pwede natin maibibigay sa susunod na henerasyon ng Maynila. Kaya konting sakripisyo lang talaga. Wala tayong choice. It's either ayaw natin ng pagbago at masaya na tayo na ganito, dugyot, pagulo, walang gobyerno, wala tayong makakamit na maayos na kinabukasan. Uy, nawala na. Tanggal na. O yan. Wala na. Ayan, kita nyo. Stop. Ayan, nawala. Dati may barangay hall dyan. Dyan mismo sa kanto. Ayan, papakita ko lang sa taong bayan. Inireklamo ng mga magulang na estudyante ng Saints Co. Wala na. Tanggal na. Nakakatuwa naman. Kung sino man ang chairman doon, maraming salamat sa iyo. I think si Llantino yata yung nando doon . Ewan ko kung sino. Baka kasi boundary. Nakakatuwa. Kita nyo, ang laki ng kanto. Dati hindi mo masilayan yung kanto na yun dahil nasa kanto mismo yung barangay hall. Pwede naman pala . Talagang pagkakaisa lang ang susi.
So anyway, mga kababayan, lugto-lugto na, may dadaan pa tayong isa, pero ayoko paalam muna kasi meron akong hinuhuli. Machechempohan din natin yon. Tingnan natin kung, kasi kanina pa ako nakalive, malamang gising na yun. Misan doon tayo. Doon tayo magsisimula para magkagulatan. Tulog na kayo. Maraming salamat at sinamahan ninyo ako na mapuyat. Puyat din kayo lahat. Pero nakakataba naman ang puso dahil yung pakikiisa ng taong bayan nakakatawa po. Mahirap. Salamat sa inyo. Tulong-tulong lang tayo. Wala namang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Anyway, happy Sunday. Happy Sunday sa inyo lahat. Spend time to your family. Pagkukulan nyo ng panahon ng pamilya nyo. Ako, para ko na kayong pamilya. 1.8 million na mamamayan ng Luzon. Para ko na kayong pamilya ko. Kahit man lang sa pagmamalasakit, mapakita ko sa inyo. Ganun man lamang. So, spend time. Simba kayo. Mamaya, salamat kayo sa Diyos. Hingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. At higit sa lahat, huwag kayong magkakait sa inyong sarili, ha? O humingi kayo ng blessing sa Panginoon Diyos. At may awa ang Diyos, makakaraos din tayo sa buhay. So muli, magandang umaga. Pahinga na kayo at kita-kita tayo soon. Maraming salamat po sa inyo. Manila, God first. God first. Bye.